guys, welcome back again to UJ TV. Yay! Ayan guys, so excited ako ngayon. Gagawa tayo na ulit ng panibagong reaction video dito sa special na kaarawan. Okay, sino 'yon? Yung pong daddy ni Edmond. Okay? So gawa natin ng reaction video, panoodin natin. Huwag na natin patagalin, guys. Samahan niyo ako mag-react po sa video na to. Okay? So, bilang na tayo guys in 3, 2, 1, go! Ayan! SOE Talent Entertainment, thank you! What's up? Mga kabakang hapok! Hi guys! So for today, it's a day and another day again in video. Hindi ako Birthday. Na-i-vlog na lang natin to. So, love, first time bang i-surprise si Papa? First time. Promise. Anong feeling? Nakabahan. Ikaw ka nakabahan. Kasi first time ko lang gagawin. Pasaway siya dati. Pero, first time lang. At least nagbago ka na, diba? Dati lang, ngayon hindi. Okay lang maging pasaway kasi... Yes! Hindi kasi sa ating mga naging bata tayo na bata, pasaway kasi, tayo. Yes. Pero at least nagbago ka, di ba? Pero hindi ko naman tiis yung damit kong fit na fit, kaya nang ginaganyan ko. Kaya pala! Yung bilwi ko, kitang-kita, nanaloka. So guys, let's go! Kunin lang natin yung cake at dumiretso na tayo doon sa loob. Let's go! Okay! Go! Oh. Oh guys, grabe! Post muna natin guys, post. Ayan, post ko muna. Guys! Diba, aminin nyo, kapag nakakarinig kayo ng ganitong kanta, yung happy birthday song guys, alam nyo, ako ganun eh, nakakarinig ako, kahit hindi ko man birthday, parang yung lahat ng mga, ano, yung mga good memories, yung pagkabata mo na ikaw ay lagi na sa school, meron kayong birthday, diba? So, nakakatuwa guys, dahil ano, tawag din eh, lagi mong naaalala yung mga dating ikaw ay nagbe-birthday, binibigyan ka. Yan yung na-feel ko, ewan ko sa inyo guys. Pero ang sarap pakinggan kapag yung ganito, tapos malakas pa yung volume ng ano ng happy birthday song. Nakakaangat po ng feelings ng good vibes. Yan, yan ang masasabi ko kapag nakakarinig ako ng ganito. Okay? So tuloy natin guys. Okay, ito na. Yan. Ayan, si tatay. Ala! Ginising. Up, pause. Pause muna. Si tatay, mukhang bagong gising ah. Wala talaga, surprise talaga itong dali nito. Eh, yung padali nila din ay surprise talaga. Kita nyo, kamot ulo pa siya dito. Talagang na-surprise siya ng mga bata. Nakakatuwa guys. Pag ganito yung ama talaga, minsan... Hindi mo man nakikita na siya ay sobrang saya sa sarili niya, pero deep inside, masaya si tatay dito. Okay, tuloy natin. Yes! Si Nanay Rosalie, oh! Tuwan-tuwa si Nanay Rosalie. Ayan. Yay! Ah, tumatawa si nanay, oh. Para kay tatay. Ayan na. Diwala talaga na ano lang sila. Oh, pause. Grabe, guys. Tumugtog na naman si Binibini, guys. Alam niya naman, nahina ang si UJTV pagdating sa kanta ng Binibini.
talagang ang ating puso ay lagi na lang, alam niyo yun, parang gumaganon eh, nagpa-pump. Kasi talagang para sa akin, ang lakas ng dating ng kantang to. Tapos ganyan pa yung mga eksena. Oh, parang nasa hot seat silang dalawa, guys, no? Silang apat. Ano kayo sasabihin dito ni Nanay Rosalie? Pakinggan natin ng maayos. Okay? Malay natin. May wish sila kay tatay or, di ba? Kasi birthday ni tatay. Tingnan natin. Continue. Ang girlfriend. Alam ko lang, lalaking la kasi manong palang sila. Tapos nung sinundo namin si Edmond doon sa Gilya, pag-uwi sa bahay, sabi niya, Ma, parang nag-develop niya doon siya kay Gilya. Nung one month na yan. Yan, ha, pagsabihan kayo ng mga fans mo, ha. Sabi, love you lang. Baka maging totoo yan. Sabi niya, yes. Ma, gusto ko na si Gilya. Oh my God, stop! Ay, naanko po, guys! Bakit gayon? May salita ng Pilipinas. Yan guys, yung nakakapagpabalukod sa akin. Balahibo talaga guys. Pag na, kahit sa makita nyo yung reaction ko guys sa mga videos pag may mga ganyang binibini na kanta. Bumabalukod yung aking buhok dito. Ewan ko bakit merong, ano, may magnet talaga tong, anong to, kanta na to. Tuloy natin guys, grabe na. Napopost ko lang kasi hindi ako nakakaano dun eh. Pag nakakarinig ako ng ganong, yung start ng binibini, grabe talaga guys. Tuloy natin. Sabi ko, bahala, gusto mo na. Kaso mo lang pababayaan yung pag-aaral mo. Kasi hindi naman sa akin yung pag-aaral mo. Pag ito matapos sa'yo niyan, sa future mo. Tapos sinabi niya sa akin, yes. Pinakilala niya sa akin. Nung tabi yung kapatid niya sa akin, nakilala niya. Okay naman. Noong una kasi, nung pinapaloob namin yung mga vlog nila, ganun siya. Maboka. Dal-dal. Stop. Natutuwa ako kay Nanay Rosalie, guys. Kasi si Nanay Rosalie, ano siya din? Prangka din? Kasi syempre, naka-live to. Naka-ano yan? Naka-vlog yan. So, mapapanood yan ng ilang thousands viewers, guys. Diba? Aabot pa ng million. Kaya pa yan, eh. Pero, guys, sa words niyang yan, natural lang na yung nanay magsabi ng ganyan. Nakakatuwa. Kasi may nanay, guys, na hindi po talaga yung vocalize. Ginagawa mo. Tama ba yun? Hindi po mag-vocal. Hindi po siya yung madaling... Yung sinasabi talaga, prangka in short. Si Nanay Rosalie nakakatuwa. Halos parehas sila ng ugali ni ano, ni Angel. Tuloy natin. Dito sa palig nito. Ako. Hindi kasi matala. Dahil na sa off-cam, pag nangyayin ako yung mga pwede. Pero nung naging silang dalawa na, nung kinausap sila ni Sir Paul, dun sa nasa Albay sila, sabi ko kung love you lang ko, sobrasweet naman yata. Parang dinadaig nila si Nakat. Oh. Tapos, nung sa nakita ko yung interview ni Sir Paul, kay Edmond, tinatanong siya na kung ano ang score niya kay Angel. Sabi niya, sinigaw niya. Si Angel, nabiglaran ako sa sinabi niya, Sir Paul, di ba tinatanong mo ko Sunday? Kasi na, ano ko si Edmond? Sabi ko, dati nagpapasaya lang sa akin. Ngayon, love ko na. Sabi niya. Siyempre, nanay ko nagbila sa grabe. Sinabi ni Angel. Kasi sa akin, may kalaban na ako. Baga sa ano, may happy na ako sa puto ng anak ko. Kasi, ano ko ngayon, sabi mo ako sa Angel ko magkasama ka ng asawa. Parang baby ko pa rin, kahit matandaan. Iba yung walang anak. Kahit may mga anak pa ako. Sabi ko lang kay Angel, sana, ano? Matitiis niya yung ugali ng anak ko. Kasi talaga po kasaway. Kahit kung nag-aaral siya, yes. High school na siya, uh-huh. At sinasabi niya sa mga mas good, okay lang sa akin kasi nanin. Gusto ko lang mapabuti siya. Kahit sinong nanay, natural ganun yan. Yung pangarap sa anak ko ngayon. Tama. Ika kasi yung anak niya, doon sa isang palasyo man, o garden wedding, o kahit sa simulahan. No. Kahit kami sa ano lang kami civil, pero mas matindi yung civil. Payo ko lang sa kanila sana, tumagal sila. Oo. Ay,
kung may problema pag-usapan, boto naman ako kay Ing, hindi mo lang masasabi, pero ngayon hindi masasabi. Yes. Ano na lang? Hindi nga wawalain ko niya. Kaya nga sabi niya, sabi ko nga kayo yung papan niya, ayon, ay sa life na lang. Alam na natin yan. Kasi parang busy lang na ato sa mga tao. Hindi nga mata ng mga tao. Okay lang yung off-cam, mag-switch sila. Mapa off-cam, mapa live, mapa ano yung content man yan. Tanggapin na po natin na sila po talaga. Ayon, stop. Ayon naman pala. Oh. Tapos na ang usapan. Nanay na nagsabi, tanggapin na lang po natin na sila na po talaga. Kaya wala nang kailangan pag-usapan, pagtalunan or something. I-move on na lahat kung ano man yung kung gusto ninyong mangyari. Basta po ang Monjel ay sila na talaga. Coming from the mouth of Nanay Rosalie. Okay, nandyan din po ang tatay din niya. Kaya wala na po dapat tayong pagtalunan, kundi kailangan nating magmahalan, maging masaya sa kanilang dalawa. Kung ano man ang nakikita natin sa kanila, labas na tayo doon kasi sila po ay in a relationship. Okay? So, natural yan, ginagawa yan ng magkarelasyon. Kaya, yung pagiging sweetness po nila, guys, ay nakakapagbigay aliw po sa lahat ng mga distressed OFW, sa lahat po ng mga matatanda na po natin na babaliktanaw po nila yung kanilang kabataan sa kanilang dalawa. May mga ganyan po, guys, eh. At yung pong mga single na gustong ma-inlove. Yan, yung mga ganyan. Sila po nakakapagbigay ng saya sa mga yan, sa mga taong ganyan. Okay? Kaya, hi, nakakatuwa. Ang ganda ng message ni Nanay Rosalie. Continue natin. Kami masasabi sa kanila. Ang gusto ko lang, bilang magulang, makatapos siya, makapag-ipon, makuha niya yung gusto ng pangarap niya. Pag nakapag-ipon sila, center nila, kung gusto nila, bumigay sa amin. Tahimik. Yes. Sa dalawa. Yes. Suportahan na lang po natin yung gusto nila. Yes, lagi tama yun. Lagi kasi yung Jorgen. Inawaba na ba yung edmond na yun? Opo, tita. Ito, pinapagawa ko na. Jen, wow. Matatapos ng night nila. Kumain na ba kayo? Kain na kayo, ha? Opo, tita, kumakain na po kami. Parang anak ko talaga si Jorgen. Kahit one month parang yes. Siya. Kasi kung mahal ko ng anak namin, mahal ko po namin. Bilang magulang. Yes. Kasi, yes, hindi naman na nagbigay yung gusto ng anak namin. Aligayahan niyo. Hindi naman habang buhay kami magkasama niya. Tatanda rin kami. Tama. Ang gusto lang namin pagtanda namin, kasama namin sila. Kasama na. Ang dalawa. So yun guys, tapos na kaming ganda ng message ni Nanay. Nagkwentuhan din kami, ganun. Medyo tayo bigo ko kasi. Sorry, pero dati. Dati kasi pumunta siya dito. Nagtropa pa tayo, di ba? Ano yan, puro siya dadal. Siyempre naiya ako. Now may tanong ako sa iyo. Tara, lakad na tayo dito. Anong natutunan mo sa lahat ng sinabi ni mama mo? Ano, graduate ako para sa sa future ko. Sa future natin. Ano? Para yes. Mag-graduate ako. Para? Sa future natin. Sa future ko. Kapagtapos tayo dapat. O diba sabi sa'yo, mag-aaral ka din. Mag-aaral tayo dyan. Hindi. Tama yung sinabi mo na para sa'yo. Sa totoo lang, tama naman lahat ng sinabi niya. Tsaka para sa'yo rin naman yun. Akala mo ba dati? Nung bata ako, pag ganyan si mama ko sa akin, akala ko, ano, yung kaaway ko siya, di ba? Kasi lagi kang pinapagalitan. Lagi kang pinapagalitan. Pero ngayon, na-realize ko na tama si mama. Kasi, para sa akin, para sa atin din mga anak, yung mga bayo niya para sa atin. Kasi wala namang sasabihin ang magulang natin na makakasama sa atin. Tama. Yes, tama. Ang ating makakasama. Yes. Eto na, pauwi na kami. Thank you so much guys for watching. Bye. Yes. Ay, salamat. Wow. Stop. Ayun guys. Ang ganda ng ano ni Nanay Rosalie, yung mga payo niya sa dalawa. Guys, alam niyo na nangyari dito, parang ang lumabas dito, ang may birthday sila dalawa eh. Napunta sila sa hot seat eh. Na hot seat sila dalawa ng parents niya. Although si tatay, hindi man lang nagsalita si tatay. May mga ganyan kasing ama guys, yung hindi sila vocal, tahimik lang. Kahit po, majority talaga ng ama.
hindi po ako ganun eh. Bilang isang ama, hindi ako ma... Hindi ako tahimik na ama. Sa totoo lang. Kung ano makikita ko sa anak ko, sasabihin ko talaga. Kasi dalawa na yung anak ko, guys. So, paglaki nila, ganyan. Gusto kong magsasalita din ako sa kanila. Hindi yung tahimik lang. Pero marami talaga yung mga... Diba, syempre, generation nila ngayon. Natin ngayon, ganito. Pero yung generation ng mga dati, talagang may mga tahimik po ng mga ama. Gaya po ni tatay na yan. Na, nakikinig lang siya kay Nanay Rosalie, di ba? So, yan po. Ang lahat po ng sinasabi po ni Nanay Rosalie ay para po sa kabubuti din po ni Edmond at ng sa kanilang dalawa. So, tama din naman ang sinabi po ni Angel na nung time na akala niya, pinagsasabihin siya ng, sabi niya, ng mama niya na akala niya nung bata siya, kaaway niya si mama niya. Kaya, hindi po yun, mali po yun sa pananaw natin nung mga maliliit pa tayo. Ngayon po may mga utak na tayo, guys. Ayan po, marirealize natin kapag talagang tumanda ka na. Makikita ninyo na lahat po na sinabi sa atin nung bata tayo, na akala natin pinagagalitan tayo, ay para din sa atin. Sa ating mga anak. Tayo mga anak. So, tayo naman, pag tayo nag-asawa na rin, isasalin na lang din natin yung ating natutunan sa kanila doon sa ating mga magiging anak. Syempre, ganun lang naman yun, guys. No, ay salamat. Ang ganda ng video na to. Okay, para sa special na kaarawan po ni tatay. Okay, salamat po sa sa SY at napagbigyan nyo kami na mapanood yung surprise celebration po ng Mondial sa tatay po ni Edmond. Okay, salamat Edmond. Happy birthday po tatay sa iyo at happy Father's Day po. Salamat po sa lahat ng mga ama na tumatayo po bilang isang ama na haligi ng tahanan. Okay, salamat sa inyo lahat guys. Yun naman sabi ko. At kung hindi ka pa po subscribe sa channel ko, ayan po, UJTV, nandiyan dyan. Then click nyo lang din po yung subscribe button and bell button para like ang notify sa akin pong mga ginagawang reaction videos at mga live reaction videos. Okay? Salamat po guys. Maraming salamat sa inyo again. Bye-bye!